Yan, kasama ko yan. L angle, after, inubi. Yan, si Muni din. Angle ball, after G-clamp, after sun letter, cylinder, after duck, after all kulu-kulu installation finish, after down check. Yan, kasama ko yan. Yan ay si Muni din, Bangla. Yan. Yes, Bangladesh. My name Mohiuddin. Hi. Yan, sama ko yan. Saka itong isa, yan. Sama ko rin yan, si Das. Das, yan. Too much talking. Nahihiya yan, nahihiya. Too much talking, India people. Ladies, too much talking. yan yung ginawa namin. Bali, gumawa kami rito ay tatlo. Sama ko yan, saka si Monitin. Yan. Ang kinabit ko ay ano, channel. Hininang ko yan nung ano, hindi ko nga pala na-videohan. Kahapon ko pa hininang yan. Wala kasi akong time mag ano kanina, mag-video dahil yun nga, may ginagawa ako. Saka busy ako. Yan. Kahapon ko pa yung natapos. Ngayon lang buong araw namin na hininang. Kanina natapos. Kasi mayroon pa dong isang i-issue room na ginagawa sa level 18. Sabi nung boss ko hinangin ko rin daw muna bago ko gawin to, kaya ngayon ko lang nailagay. Pasensya na nga kayo at hindi ako makakapag video habang ginagawa ko aris dahil wala akong tagahawak ng aking ano eh, ang aking camera, kaya pinapakita ko lang sa inyo pagtapos ko nang gawin. Tatlo kaming gumawa dyan. Yan. Bali ang kinabit ko na lang ay ano, 75 na si channel. Yan. Tapos kinapit ko lang din si channel din yan, saka winilding ko na lang din. Tapos nilagyan ko ng anchor bolt. Yun, may mali pang ang isa. Oh. Yan, hindi na tinanggal. Yan, parehas lang yan, pare-parehas. Kaya, ang support ko ay ganyang kalalaki. Channel. Kasi yan ay silencer. Ito. Silencer yan. Yan ay mabigat. Kaya kailangan ay matibay yung support niyan. Hindi pwedeng rad ang gamitin diyan. Kailangan ay channel. Yan ang ganda niyan, kabila. Kasi dito, yan, lagyan ko na lang ng bolt. Bolt na lang ang ginapit ko. Ganda no? Hindi pa yan. Hindi basta-basta uuga. Kailangan talaga matibay ito dahil nasa pinakang ano tayo eh. Makina. Pinakang bunganga. Pinakang masina ito. Kaya kailangan na hindi sinabibrate ng malakas. Ganda na yun sa baba. Oh. Yan sa baba na yan. Yan, i-elbow na yan. Punta na sa elbow. Pakita ko sa inyo yung sa baba. Ayun, baba natin. Nasa na. Yan. Yan. Yan, gaya lang ang pagsusuport. Simple lang siya. Pero matibay yan. Hindi basta-basta kayang paugayin yan. Yan.
Ayan, naka ano na ako. Naka-drop na. Dalawang drop 'yan. Ito yung kahapon, yung transform. May drop ko na. Kukunik yan dyan. Yung machine yan. Ayan. Ayan yung bukangan siya. Ayan. Dito yung kukunik sa transform. Yung isang yan. Kasi itong isang malaking machine na ito, may harang. Hindi nyo pa makita eh. Mga susunod na video kapakita ko sa inyo. Yan ang ilalagay natin. Ilalagay ko pala. Yan. Yung duck na yan. Yung nakadrop na yan. Yan o. Oh. Ano yan? 1.2 by 650. Kakabitan ko yan ng short piece. Tapos elbow. Pagdating yan dito, yan, mouthpiece na. Mouthpiece na yan. Malaki na yun. Hindi ko pa nasusukat yung sukat nitong machine ito eh, kung gano'n ka lang kayo. Ano yan? FAD. FAD yan. Tapos yung nasa baba na yun, AAD. Yun ay exhaust. Yan, exhaust yan, exhaust. Na, nakadrop na ako, dalawa. Binaba na yung folding eh. Kahapon na yung nasa taas pwede eh. Binaba na at gusto nang palagyan ng isang silencer. Hindi pa kasi nagkakabit yung isang silencer. Silencer pa lang ang natatapos kung isa. Saka nalagyan ko siyang support. Yun pa lang. Konti na lang to. Yan, yung ginawa ko buong maghapon. Yan siya. Support. Support ng silencer SA Sound Air. Yan yan. Kahit konti nang gagawin, matagal-tagal pa rin to. Sigurado ko. Abutin pa ito ng ilang buwan. Tapos na ang oras, kaya nagaganyan na siya. Sisil po na. Tayo na pantay oh. Yeah. Jig lamang nilagay ko na dyan saka yun sa taas ay ano si pati. Hindi masyadong makikita ang maganda dahil yung insulation kasi namin kulay itim dito. Yan kasi kaya ganyan ang kulay nyan, kaya ganyan yun ay lalagyan ng ano ng tawag din nung yung parang aluminum ang tawag din, limutan ko ng tawag din ha. Basta may kita na lang niya. Babalutan pa yan. Papakita ko sa inyo yung ano, yung loob. Yung loob ng silencer. Thank you.
Yan ang po. Yan ang loob ng silencer. Tapos nilagyan ko siya ng yung susuport. Tatlong bolt lang yan na 10 mm. Tatlong bolt na 10 mm yan. Na kinabit. Nilagyan ko muna siya ng tukod support para hindi bumagsak kanina paglalagay namin ng support. Medyo mabigat kasi ito eh, kaya nilagyan ko ng ano support para hindi iwas disgrasya. Safety first tayo. Yan, ganda na oh. Patas na na parehas na nakadrop ang aking ano ginagawa. FAD saka AED, exhaust air duct saka press air duct. Nandito ako sa machine. Laki, mga susunod na araw makikita niyan kung anong atsura niyan. Okay, sige. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa mga nanonood ng aking mga video na kahit pa paano ay nabibigyan ko kayo ng konting idea tungkol sa ducting working sa mga duckman. Kahit pa paano mabibigyan ko kayo ng konting idea kung paano pamamaraan ng pag-support at sa pag-install ng duck, kung ano yung matibay, yung quality na support. Ayan. Saka yung pagkakabit ng duct. Ayan. Ayan yung matututunan nyo din yan kung makukuha din nyo sa tiyaga. Ayan. Diba yan? Ayan, naikabit ko na yung isang silencer dun sa transform. Kaya yan ay naging transform kasi yan ay 800, tapos itong isa ay 12, tapos sa taas 800 is down, tapos sa taas ay 12. Umilipit siya kaya siya ay naging transform. Tapos kinabit ko na rin yung isang silencer. Ang kasama ko ay si Muni din uli, saka yung isang India yung kasama ko kahapon. Yan, may gabit ko na join. Tap. Tapos pagdating dyan i-elbow na yan, napunta na yan dito sa machine na ito. Yan yung machine. Ayan. Tapos mouthpiece na lang ang gagawin. Ayan yung bunga nga nung machine. Ayan. Tatakbuhin pa yan. Pak. Yan. Pagaya ng ano niya. Ang lagay ng elbow. Yan. Laki yan. Silencer. Wala pa yan support. Hindi pa namin nalagyan dahil hindi pa nawi-welding. Wi-weldingin ko pa. Lagyan ko muna ng pansamantala na tabla para hindi bumagsak. Napakabigat kasi nyan. Mas malaki yan dito sa isa. Nanda pa po? Welding? Ha? Welding? Me? Me, why are you? Here. Uh-huh.
Short piece 90 give. Isa may elbow na. Punta na yun doon sa machine na yun. Sa taas. Yung may takip. Yun eh, 1,200 by 650. Taas eh. Mouthpiece na lang yun, saka flexible lang ilalagay. Yung elbow na yan. Kasi itong nasa baba na ito 800 by 800 yung bunga ng machine. Bali yan ang kukunik dyan, yung isang duck na yan sa ilalim, dumaan yan eh. Nung isa yung nasa taas na yun, yung nasa beam sa pinakang slab, sa ilalim ko pinadaan. Elbow na lang yan, elbow saka support, susuportan pa yan, hindi pa lang na rewilding ko pa. Makikita nyo rin yan kung paano ko lagyan ng ano yan, support. Elbow na lang katapat niya, saka mouthpiece yan. Sakto na yan dyan. Masyadong makita. Mayroon kasing ano, pipe. Laka ng machine oh. 800 by 800. Nangingitim. Nangingitim yung insulation ng duct. Yun yung EHU. EHU yan. Magkapatong yan, dalawa. Isa na yan sa taas, isa dito sa baba. FED saka EED, press air saka exhaust. FAHU room tower 2 P4.
wala pang insulation dahil titestingin pa yan kung may leak o wala bago lagyan ng insulation. Tapos lalagyan din niya ng scaffolding sa taas kasi yung mga scaffolding ay nakababa na yung mga tablang iba. Mahirapan yung mga insulator niya pag walang scaffolding.